kapayapaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong pinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin naming sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila nung isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y iahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siya'y daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevena, sa timog, kalangitan, umawit ka, lupa, ikaw ay magalak, gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan,
ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti kahit kanino, hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan at di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak na sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak
ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang Anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa Anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang Anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Hindi ako pumarito para gumawa sa kung ano ang gusto kong gawin, ang aking ninanais, pero para gawin ang kagustuhan, ang kalooban ng Amang siyang nagpadala sa akin. Yan, mga kapatid, ang sinabi ng ating mahal na Poon na siya namang lalong kinagagalit ng mga kaaway niya. Tayo ngayon, mga kapatid, ay Miyerkules sa ika-apat na linggo ng Kwaresma, at tayo ngayon ay nandito para magpasalamat sa ating mahal na Poon na patuloy gumagabay sa atin sa araw-araw. At lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, ito ay napakagandang pagkakataon para isabuhay natin ang ating totoong pasasalamat, totoong pagmamahal sa ating mahal na Poon. Sa ating mga pagbasa, mga kapatid, pinaalalahanan tayo sa sobrang pagmamahal ng Diyos para sa atin na hindi niya tayo nakakalimutan. Yan ang sabi ni Propeta Isaías at narinig natin sa ating salmo. Ang Diyos ay malapit lang sa kung sino man ang tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Malapit ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi siya nakalutang. Kung hindi siya ay kasama natin, mga kapatid, sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng mga pagsubok, at lalo na sa ating mga kasiyahan at tagumpay. Ang Panginoong Diyos
ay kasakasama natin, mga kapatid. Ang ating mahal na poon ay kasakasama ninyo, mga kapatid. At tiniyak sa atin ang ating mahal na poon sa ating ebanghelyo na siya ay kawangis ng Diyos Ama. Hindi lang dahil siya ay ang totoong anak ng Ama at siya ay sinugo ng Ama para iligtas ang sangkatauhan, mga kapatid. But mas lalo dahil sinunod niya ang kalooban ng Ama para sa Kanya, dahil sa Kanyang pagkamasunurin sa Ama. At dahil sinunod niya ang Ama, mga kapatid, ang Kanyang ginagawa, ang siyang ninanais, ang siyang ginagawa ng ating mahal na Ama, He is a reflection of the Father, of the will of the Father para sa lahat sa atin. Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos para sa inyo, mga kapatid, at ano ang natutunan natin sa ating mahal na poon, kung ano ang kalooban ng Ama para sa atin, para sa inyo. Ang kalooban niya ay maibalik kayo sa Kanya, mga kapatid, na mailapit kayo sa ating mahal na Ama, na maranasan ninyo ang Kanyang sobrang pagmamahal para sa inyo, na maranasan ninyo ang tunay na kaginawahan na dulot ng Kanyang sobrang pagmamahal para sa inyo. Ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, tayo ay binigyan ng napakalaking pagkakataon na magbalik loob sa Ama, na gumawa ng effort, mga kapatid, na sundin natin ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay, na sundin natin siya sa pagmamahal sa Ama at pagmamahal sa ating kapwa. Kaya, mga kapatid, ninanais ng ating simbahan na maging parte ng inyong pagkatao, ng ating pagkatao, ng inyong pagiging Kristiyano, itong ginagawa nating mga sakripisyo, pagbibigay ng sarili natin sa Diyos at sa kapwa sa pamagitan ng pamalagiang pagdadasal, pakikipag-usap sa ating Ama, sa pamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, sa pagbigay natin sa ating mga sarili para doon sa mga nangangailangan, at hindi lang natin isipin ang ating mga sarili, kung hindi ilagay natin sa unahan ang ating kapwa bago ang ating mga sarili. At mamuhay ng payak, mga kapatid, dahil ito ay pagsasabuhay ng ating totoong pagtitiwala sa pagmamahal ng Diyos para sa atin, na tayo ay Kanyang aalagaan, na Siya ang totoong bahala sa ating mga buhay. Malapit lang ang Panginoon, mga kapatid. Malapit lang ang ating mahal na poon. Tumawag ka lang sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingi natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan naway maging gabay ng Kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin.
at inawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. At inawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na Poon ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama.
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapahalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kalinawang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harap ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Sa akin ang
Espiritu ng Panginoon. Ako'y inirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal pa namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,